Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 19. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang integridad kaysa suwail sa kanyang mga labi at isang mangmang. Gayun din na ang kaluluwa ay walang kaalaman, ito ay hindi mabuti at ang nagmamadali sa kanyang mga paa ay nagkakasala. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad at ang kanyang puso ay nababalisa laban sa Panginoon. Ang kayamanan ay gumagawa ng maraming kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang kapwa. Ang sinungaling na saksi ay siguradong paparusahan, na nagsasalita ng kasinungalingan ay hindi makakatakas. Marami ang mamamanhik ng lingap ng prinsipe, at ang bawat tao ay kaibigan niya na nagbibigay ng mga regalo. Lahat ng mga kapatid ng dukha ay napupuot sa kanya. Gaano pa kaya ang kanyang mga kaibigan na lalayo sa kanya? Inahabol niya sila ng mga salita. Gayun may nagkukulang sila sa kanya. Siya nakakakuha ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng kaunawaan ay makakasumpong ng mabuti. Ang sinungaling na saksi ay siguradong paparusahan at ang nagsasalita ng kasinungalingan ay mapapahamak. Ang kaluguran ay hindi nararapat sa mangmang, lalong hindi para sa isang lingkod na magkaroon ng pamamahala sa mga prinsipe. Ang pag-iingat ng tao ay nagpapaliban ng kanyang galit. Ito ay kanyang kaluwalhatian na palampasin ang isang pagsalangsang. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit ang kanyang lingap ay parang hamog sa damo. Ang mangmang na anak ay kasakunaan ng kanyang ama, at ang mga pagtatalo ng isang asawang babae ay tuloy-tuloy na pagtulo. Bahay at kayamanan ay mana ng mga ama, at ang masinop na asawa ay mula sa Panginoon. Ang katamaran ay nagdudulot ng malalim na pagtulog at ang isang walang ginagawa ng kaluluwa ay magdaranas ng gutom. Ang tumutupad ng utos ay nag-iingat ng kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang humahamak sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Siyang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at yung ibinigay niya ay babayaran niyang muli. Paluin mo ang iyong anak habang may pag-asa at huwag mong pabayaan ang iyong kaluluwa na magreserba sa kanyang pag-iyak. Ang taong may malaking puot ay magdaranas ng kaparusahan, sapagkat kung iyong iligtas siya, ngayon may dapat mong gawin ito muli. Dinggin mo ang payo at tumanggap ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Maraming mga katha sa puso ng tao, gayon may ang payo ng Panginoon ay mananatili. Ang nais ng tao ay ang kanyang kagandahang loob at ang dukha ay maigi kaysa sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nauuwi sa buhay at siyang nagtataglay nito ay tatahang nasisihan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ang tamad na tao ay nagkukubli ng kanyang kamay sa kanyang sinapupunan at hindi niya ibabalik sa kanyang bibig. Saktan mo ang manlilibak at ang simple ay mag-iingat at sawayin mo ang may unawa at kanyang mauunawaan ang kaalaman. Siya na nag-aaksaya sa kanyang ama at nagtataboy sa kanyang ina ay isang anak na nagdudulot ng kahihiyan at nagdadala ng kadustaan. Itigil mo, anak ko, ang pakikinig sa pagtuturo na nagdudulot ng pagkaligaw mula sa mga salita ng kaalaman. Ang masamang saksi ay mahamak sa kahatulan at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. Ang mga kahatulan ay inihanda para sa mga maglilibak at mga hampas sa likod ng mga mangmang.